may hawak pang kutsilyo ang jeepney driver na yan habang inaambahan ang isa pang driver ng modern jeepney na may hawak namang tubo. Pasigaw ding umaawat sa kanila ang konduktor ng modern jeep. Nangyari yan sa Iloilo City matapos umanong magkainitan sa kalsada at dalawa. Paulit-ulit daw na humarang ang traditional na jeep sa modern jeep. Nakaayos din ang dalawang driver kalauna. Naghain ang petisyon sa Korte Suprema si Cassandra Leong para kilalanin ng Kongreso ang karapatan niyang manahimik at hindi sagutin ang mga tanong sa pagdinig. Sumusobra na raw kasi ang mga kongresista sa pamimilit para sumagot si Ong. May report si Joseph Moro. Balik kamera si Cassandra Leong matapos ma-ospital na makaranas ng low blood pressure sa pagdinig nung nakaraang Miyerkules. Iniimbestigahan si Ong ng kamera dahil sa pagkakasangkot umano niya sa operasyon ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Pero sabi ng abogado ni Ong, mas gugustuhin daw ng kanyang kliyente na makulong kaysa piliting sumagot sa Kongreso. Sabi nga niya, kaysa Women's Correctional kaysa naman sapagkat nagdi-deteriorate po yung kanyang mental health. Naghain ang kanyang mga abogado ng petisyon sa Korte Suprema para hilingin na utusan ng Kamara at Senado na kilalanin ang karapatan ni Ong na manahimik at karapatan laban sa pagpapahamak sa sarili. Humingi rin sila ng temporary restraining order laban sa tatlong komite ng Senado at apat na komite ng Kamara o Quadcom. Kapag siya ay kanyang ini-invoke yung kanyang right to remain silent or right against self-incrimination, sinisigawan siya, kinukutya siya. Yun lamang po ang nais namin pigilin. Ayon sa mga abogado ni Ong, hindi raw naman nila layon na ipatigil ang mga imbestigasyon na ginagawa ng Senado at Kamara at dadalo sila sa mga pagdinig kung kinakailangan. Ayon kay Congressman Dan Fernandez na chairman ng isa sa mga komite ng Kamara na nag-iimbestiga, hindi magagamit ni Ong ang karapatang manahimik pero pwede niyang i-invoke ang right against self-incrimination. Pero paano daw ito gagawin kung di pa naman niya alam ang itatanong sa kanya? Nananalig naman si Senator Risa Ontiveros na papanigan ang Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado na mag-issue ng subpoena at magpa-contempt. Kahapon, sinampahan ng reklamang qualified human trafficking si Ong at iba pang kinatawan at opisyal ng Lucky South 99 Pogo. Hindi pa raw nakikita ng kampo ni Ong ang detalye ng reklamo. Naharap din sa kasong money laundering si Ong kasama si dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Si Guo may deportation case na rin. Fake passport niya for being an alien actually, trying to pass herself off as a Filipino. Pero patatapusin muna ang iba niyang kaso bago sa paharapin sa mga immigration case. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mas lumilinaw ang koneksyon ni Guo sa mga pogo sa Bambantarlac at sa Porac, Pampanga. Ang mga dayuhang big boss daw ng Lucky South 99 ang mga tumulong kay Guo na magtago sa Singapore at Indonesia. Humihingi rin ang search warrant ng PAOC sa korte para magukay sa ilang bahagi ng Lucky South 99 dahil sa sumbong na may ilang dayuhang inilibing doon. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Handa raw si Vice President Sara Duterte sakaling bigyan ng zero budget ang kanyang tanggapan sa susunod na taon. Sabi niya narinig niyang planong tanggalin ang budget ng OVP pero kaya raw nila magtrabaho kahit walang budget dahil maliit lang daw ang opisina nila. Matatanda nang hindi dumalo si Duterte sa deliberasyon ng OVP budget kahapon matapos makasagutan ang mga kongresista sa huling pagdinig ukol dito. Nauna nang sinabi ni House Appropriations Committee Chairman Zaldi Co na may proseso ng pagpasa ng national budget at maraming mambabatas ang sumusuri nito. Posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Dumami pa ang mga lumantad na biktima umano ng pang-aabuso ni Pastor Apollo Quibuloy, kabilang ang ilang menor de edad. Ayon sa PNP, dumulog sa kanila ang mga magulang ng mga biktima noong hinahanap nila si Pastor Apollo Quibuloy sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. 12 anyos daw ang pinakabatang biktima. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Barbil, ikinuwento ng mga biktima ang kanilang nakakakilabot na karanasan na nakitaan aniya ng alarming pattern ng pang-aabuso. Sabi ng abogado ni Quibuloy, di pa sila makakapagkomento sa mga aligasyon dahil wala pang malinaw na detalye na naibabahagi sa kanila. Hihilingin naman ng Senate Committee on Women
Children, Family Relations, and Gender Equality sa korte na paharapin sa kanila si Kibuloy. Sumuko si dating Palawan Governor Joel Reyes. Nangyari yan kahapon ayon sa NBI. Wanted si Reyes kaugnay ng pagpatay kay Jerry Ortega noong 2011. Si Ortega ay isang broadcast journalist na kritiko ng umunay katiwalian sa Palawan noong termino ni Reyes. Ayon sa NBI, sinasa ilalim si Reyes sa processing habang nakakonfine sa isang ospital dahil sa kanyang kondisyong medikal. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na susundan niya ang ilang paniniwala ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. I will continue to follow that credo. Be a good Filipino. Be a Filipino that loves your countrymen. Be a Filipino that loves your country. And do everything and sacrifice everything to achieve that purpose. Sinabi yan ng Pangulo sa paggunita ng 107th birth anniversary ng kanyang ama sa bantayog ng dating Pangulo sa Batak, Ilocos Norte. Kumpleto ang first family. Muntik namang madapa si First Lady Liza Araneta Marcos matapos matalisod. Agad naman siyang inalalayan ng Pangulo. Namahagi rin ang Pangulo ng tulong sa mga mahihirap, mangingisda, magsasaka at livestock raisers sa Ilocos Region. Isang babae po ang nasawi matapos makuryente sa bombilya sa Lagang Ngilang, Abra. Ayon sa kanyang tatay, naglilinis sa bakuran ang kanyang anak na aksidente itong mahawakan ang bombilyang nakailaw pa. Posibleng ang nahawakan daw niya yung kulay silver na cap ng bombilya na nakasaksak sa extension wire. Natumba ang biktima at posibleng umanong nabagok ang ulo sa bato. Naitakbo siya sa ospital bago nasawi. Di ibababa sa 10, tinamaan ng kidlat sa barangay Bantol, Davao City. Nakidlatan daw ang kubo na pinagsilungan nila ng umulan habang nagaanis sila ng palay. Dalawa ang nasawi. Dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Babilog nagbalik bansa at sumuko sa NBI matapos ang halos 7 taon. Ayon sa abogado niya, gusto nang linisin ng dating alkalde ang kanyang pangalan matapos idawit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa droga. Dati niyang itinanggi ni Babilog. Naharap si Babilog sa kasong graft na isinampa ng Ombudsman noong 2023. Unang kaso ng MPOX sa Cagayan Valley Region na detect. Ayon sa DOH, stable naman ang pasyente na naka-isolate sa paghamutan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pilitan ng pinalikas ang halos 100 pamilya mula sa 4 na barangay sa Canlaon City, Negros Oriental. Dahil yan sa mayat-mayang pagyanig at ashfall mula sa bulkang Canlaon, naghahanda na ring lumikas ang iba pang residenteng nakatira malapit sa bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang 337 volcanic earthquakes sa loob ng 24 oras. Ibinugari ng bulkan ang pinakamaraming sulfur dioxide emission na nasa 11,556 na tonelada. Alert level 2 pa rin ang bulkan. On spotlight ang debut runway ni Dayun ng K-pop group na Twice sa New York Fashion Week. Head turner ang fresh aura ng South Korean star nang rumampa para sa Spring-Summer 2025 collection ng isang luxury brand kung saan siya ang global brand ambassador. Jennie ng Blackpink pumirma naman bilang solo artist sa Columbia Records in partnership sa kanyang label na Oda Tillier. Nakatakda siyang mag-release ng solo single sa ilalim ng American label next month. Naging matingkad na orange ang kalangitan sa California sa Amerika. Hindi yan dahil sa sunset, kundi dahil sa mga wildfire sa gitna ng heat wave. Ilang bahay na ang nasunog at inuubo na raw ang ilang residente dahil sa usok. Pahirapan ang pag-apula sa apoy, lalo't tila nagdikit-dikit na ang mga wildfire.
Isa sa mga yan ang wildfire na tinawag na airport fire na nagsimula raw sa spark mula sa isang heavy equipment ayon sa mga otoridad. Lumubog po ang isang bangka sa Camarines Norte matapos mabutas dahil sa pagbangga umano ng isang malaking isda. Sa video, makikitang kalahati ng bangka ay nakalubog na. Kwento ng gurong sakay nito, halos isang oras silang nagpalutang-lutang sa gitna ng laot. Papunta raw sana sila sa isla ng Anggalan mula sa Calaguas Island. Nabasa ang lahat ng gamit nila, pati ang pagkain, bigas at gulay na supply sana ng guro sa isla. Isang mangingisda ang sumagip sa kanila. Kakaibang paglalambing ang ginagawa ng isang aso sa kanyang fur mom. Minsan nga raw umabot na sa animoy sabunutan. Pusuan niyan sa report ni Oscar Oida. Parang eksena sa drama, sabunutan ng amo at alaga. Pero di po sakitan ang nangyayari ha, kundi lambingan. Ito kasing golden retriever na si Kohi, hilig ang mang-agaw ng scrunchy, literal na retriever. Parang naiirita ako minsan, pero minsan, pag kunyari, lalo na pag kakalaba lang yung scrunchy ko, huhugutin niya na naman. Eh, pero nasanay na din. Kwento ng amo niyang si Sonia, di niya rin mawari kung bakit ang hilig nitong alaga ay mang-agaw ng pantali sa buhok. Hanggang sa ang everyday struggle with Kohi, tila naging larong tug of war ng ponytail na. Naisipan tuloy niyang i-compile ang mga moments nila hanggang nang i-upload, viral, ang modus ng alaga. Ayan o, katulad niyan, may nakita na naman siya. Malambing po kasi ito eh, sobrang lambing niya. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Nina Atong Maraulio at Maki Pulido, ako si Sandra Aguinaldo mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.